Santiago. Unang Kabanata. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na pinapatatag ng mga pagsubok ang inyong pananampalataya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman nanunukso ng sino man. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Unawain ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal, at may pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso. Ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ng kanyang ayos. Ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain ay ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utusang ganap na nagpapalaya sa tao. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang, at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos sa tama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ikalawang Kabanata. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat ay pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, "Dito kayo maupo." At sinabi naman ninyo sa mahirap, "Tumayo ka na lang dyan." O kaya'y, "Sasahig ka na lang umupo." Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal,
Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kutusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagin ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating ninunong si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa damban ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya'y tinanggap na matuwid, at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayun din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang yon, siya'y tinanggap na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ikatlong kabanata. Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin ibigin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling sa pamamagitan ng napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang pigilin at talagang napipigil ng tao, ngunit walang makakapigil sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay.
Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pagsumpa sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, may bigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Ika-apat na kabanata. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa masasamang nasa na nasa inyong kalooban at naglalaban-laban? Meron kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tamang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag kayong magsiraan sa isa't isa, mga kapatid. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humato sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ang Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at yan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi yun ginagawa, ay nagkakasala. Ikalimang kabanata. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan
at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang din yun ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga gumapa sa inyong bukirin, dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang upa. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga manggagapas sa inyong inapi. Nagpasasa kayo sa layaw at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong para mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matwid, at hindi siya lumaban sa inyo. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabiknaani ng kanyang bukirin at minamatiyaga ng pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan sa isa't isa, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit na ang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nasalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan.